Ayan, so magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? At syempre sa muli mga kaibigan, ako naman si Taong Gala at sa araw na ito, isa na naman panibagong reaction video ang ating gagawin. Pero mga kaibigan, kung bago ka lang sa aking tahanan, hilingin ko sanang pindutin mo ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga video. Well mga kaibigan, ang ating pong reaction video ay ito nga pong latest update ni Miss Teysa Briones sa trio ng Katarman. Ay ito po yung trending trio na kumakanta sa kalsada, tatlong mga batang kumakanta sa kalsada na nag-viral sa social media. At itong latest update ngayon mga kaibigan, grabe, sobrang mahahigh blood ka. The reason why na napareaction tayo mga kaibigan, sapagkat may nakita akong sadyang kakaiba na nangyari. Okay, panoorin po natin ang video mga kaibigan at pagkatapos ay saka natin himayin. Sa videong ito mga kaibigan, pumunta si Miss Teysa Briones. Pakinggan natin. The mama is here. This is Mama Solita. Mama Solita. Pumunta na po rito ngayon si Miss Teysa Briones sa lugar, sa bahay ng mga bata. At ang nakakatuwa dito, nandito na ang kanilang nanay. Adina, welcome back home. Okay. Adina, kanya mama bumalik na. Malipayo na si... Ang pangalan niya? Roberta. Si Robert. Napansin nyo yan mga kaibigan. Napansin nyo yan. Balikan lang natin ng konti ha. Balikan lang natin. Yung senaryo na habang pumasok si Miss Teysa Briones, nakita niya yung asawa ng lalaki. Nandyan na. At sinabi niya, nandito na ang nanay nila at masaya na ngayon si Roberta. Pero may sinagot itong tatay. Eh ito, balikan natin ulit para klarado. Roberta. Si Roberta. Sinabi niya, di akpa malipayon. Meaning, hindi pa siya masaya. Dito mga kaibigan, mapapansin mo talaga yung pagkunot ng kanyang mukha. Roberto. Adi? Hindi. Ito, tumayo siya. Tumayo siya mga kaibigan. Umalis siya. Pero ang pinakamaganda rito, hindi nagpatinag si Miss Teysa Briones. Pinakita niya yung kanyang pagka-professional. Tuloy-tuloy lang siya sa pag-vlog. Hindi siya nagpa-distract sa action na ipinakita ng tatay. Adi niya sister, di ba? Ayun, nagtuloy-tuloy siya, nagtuloy-tuloy siya sa pagbablog. And then, ang kasunod na eksena nito mga kaibigan, ayan, lumabas siya, tinawag niya yung tatay. Halika, sabi niya. Oo. Mandaw! Di ba? Kasi yung tatay umalis. Itong tatay masyadong, nako sabi ko sa inyo, sobrang maarte kaya. Pasensya na kayo ha sa salitang sasabihin ko, pero grabe ho ang tatay nito. Okay, so umalis siya. Pero sinabi ni Miss Teysa, halika, mag-usap tayo. Halika muna dito, bakit mo iniwanan? Halika muna rito, bakit mo iniwanan yung asawa? Nag-inom ka. Okay, lumapit siya, tinanong siya ni Miss Teysa Briones, kumusta na yung health niya, umiinom ba siya ng ganyang gamot, no? Which is, sumagot naman siya. Nagtuloy-tuloy yung pangyayaring ito mga kaibigan. At dito bibigyan ko kayo ng kaya. Ito na yung punto na bumalik siya, umupo siya uli at nag-usap. Kanyan. Sa Manila, sige man nga dak padala kay mago ko ba. Kay nasugad si Ran, imo kuno padala yung padala mo daw na 2,000, ang 1,000 daw sa kanila, ang 1,000. Ito nagkakabistuhan dito mga kaibigan kasi kung ating mapatandaan nung pong unang vlog ni Miss Teysa Briones, sinasabing nagpapadala ng pera yung asawa. Itong babae. Tapos yung padala, halimbawa nagpadala ng 2,000, ito yung sinasabi niya na binibigay sa yung 1,000 sa kanila, yung 1,000 naman sa kaibigan niya. Ito naman daw, doon sa friend mo na lalaki. O, kaibigan niya ang lalaki. O, siya yung nagsabi niya na mga kaibigan, ito ha. O, di ba nagulat siya, ha? O, sabi niya. So, makita mo talaga yung mga lapses, no? Okay. Talagang may problema, kumbaga. Pero, at least nagkalma lang si nanay. Nag-relax lang sila, pinaliwanag. Ito dito ko kayo dadalhin mga kaibigan sa isang highlight na gusto kong ipakita sa inyo. Ha? Wala nang ganyan. Sa totoo lang. Kasi ang vlogger, pag ilang minuto, itong nagsabi. Ito na yung argumento nila na sinasabi ng tatay na yung vlogger daw ay kumikita ng malaki. Dito sa video nila, okay? May gagang nagsabi. Oh, meron siyang binanggit siya, no? Roberto.
Habang nagpapaliwanag siya, trinay ni Misty Sabriones na ipaliwanag. I-stop siya, paliwanagan siya. Ito, pakinggan natin yung sinabi ni Misty sa. Roberto, huwag ka magsalita ng ganyan, yung mga vlogger nagpapayaman lang. Ako nandito, Roberto, kwarta ko ini. Okay. Pinaliwanag ni Misty sa na huwag kang magsalita na yung vlogger nagpapayaman lang. Siyempre natural, hindi iniisip na tatay si Mr. Sabriones, vlogger na rin eh. Talagang tinutulungan sila. So, kumbaga, yung statement niya, tinatamaan din si Mr. Sa nun. Isipin niya yun. Kaya pinaliwanag ni Mr. Sa na huwag mong sabihin kasi ako, pera ko ito. Pera ko, sariling pera ko ang itinutulong ko. Pera ko to, sa biyaya ng Panginoon may pera ah. Parati at natali, pangutani sila, ikan ko pera ka beses na kayo ito pagalak sa kanya. Pero ayaw pagsalita ng ganyan kay ako, paano galing sa pera ko? So maliwanag yun, pinapaliwanag ni Miss Tisa na yung tinutulong niya. Kasi alam niyo mga kaibigan, itong si Tisa Briones, nung start akong makita siya, makita ko ano, 1,700 followers pa lang siya. Although nag-viral sa kanya itong video ito ng trio. Pero hindi naman ibig sabihin na kung ano yung views na nakuha mo, ayan na yung perang dumating sa'yo. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo, tapusin lang natin ito kasi may punto rito na gusto kong i-highlight sa inyo. Napansin nyo yun mga kaibigan, napansin nyo yun. Kay Joey the Great, okay? Mayroon siyang binabanggit na pangalan, Joey the Great. Ilang milyones na sa kanya yung ano? Okay? So kay Joey the Great, ilang milyon. Sino si Joey the Great? Alam nyo mga kaibigan, si Joey the Great ay isa ko pong kababayang vlogger na talaga namang tumutulong. Pagdating kay Joey the Great, hindi mo matatawaran yung pagtulong na binibigay kasi kapag tumulong si Joey the Great, talagang tudong-tudo. Mahirap din na galing si Joey the Great, mahirap din na pamilyang pinanggalingan, pero naging maswerte, dumami ang followers, at ngayon ang lahat ng kanyang content ay pagtulong. At dito mga kaibigan, nai-content nga niya itong mga batang ito, itong tatlong triyong ito. Which is doon sa video ni Joey, kung hindi tayo nagkakamali, yung isang video umabot ng 200 views. May isa na umabot ng 200 and something, malapit din lang ano. Pero hindi ibig sabihin na yung videos niya, ayun na po yung makukuha niya. Actually doon sa video niya, yung unang video niya, yung 200,000 views, siguro maswerte siya kung nakakuha siya ng 3,000 doon na revenue. Sa sitwasyon ngayon ha, na mataas na yung sharing ng YouTube. Alam niyo po mga kaibigan, paano nagkakaroon ng revenue ang isang vlogger sa views? Okay. Nagkakaroon ng revenue ang isang vlogger once na hindi natin ini-skip yung ads. Hindi ho ba sa panonood natin may dumadaan na patalastas? Yung pong patalastas na yan na dumadaan sa video, kapag pinanood mo at hindi mo na-skip, nakatulong ka sa revenue ng vlogger. Eh paano na lang yung mga nanonood na pagdating doon ini-skip kasi may nakikita silang skip eh, di ba? Pipindutin nila yung skip. So therefore, nakatulong ka sa views. Tumaas yung views yan dahil nanood ka, pero hindi ka nakatulong sa revenue ng vlogger. Kaya may mga video na mataas yung views pero mababa ang revenue. Si Joey, especially si Joey the Great, nakita natin kung ano yung pagtulong. Ngayon, umiikot siya dyan sa summer eh. Ang dami niyang tinutulungan tao. Kung mapapansin natin mga kaibigan, itong pamilyang ito, nagkaroon lang naman sila ng opportunity na makita at mapansin. Nung mula nang na-i-vlog sila, so doon pa lang, siguro maipagpasalamat na ni tatay na may taong nakakita sa kanila. Nakita sila ni Tisa Briones, nakita sila ni Joey the Great. Yung kauna-unahan pang nakadiscovery dito, si Sir Lutz, di ba? Yung nagbigay ng gitara. Pansinin nyo mga kaibigan, ang dingding nila. Kung dati, sirang bahay, eh ito ngayon, bago na ang bahay nila. Tulong daw ito ng, ipinagawa ito ng Philippine Army doon sa lugar nila. Tapos itong si Tisa Briones, bumabalik sa kanila, ang ibinibigay ni Tisa Briones mula sa kanyang sariling bulsa, walang sponsor. Si Miss Tessa. Kaya kung nagkakaroon siya ng pagkakataon, kung mayroon siyang perang kinikita, saka lang niya dinadalaw itong mga pamilyang ito, itong mga batang ito, dinadala niya ng pagkain. Doon pa lang maipagpasalamat sana natin. Paminsan-minsan, siguro bigyan natin ng pagkakataon na pasalamatan ang biyayang natatanggap natin. Oo nga, sabihin natin may natatanggap na revenue ang mga vlogger. Pero maunawaan naman natin,
na pagdating sa charity mission, hindi sapat ang bumabalik na revenue sa mga vlogger doon sa itinutulong. Pero ang tanong, bakit ang mga vlogger tumutulong? Kasi nasa puso nila yung pagtulong. Ito yung nakakapagbigay saya sa kanila. Ito yung nagbibigay ng contentment, kaligayahan, kasiyahan sa puso nila. Kaya hindi na namin tinitingnan kung ano yung bumabalik. Diba? So siguro para kay tatay, makontento na lang po tayo kung ano po ang ito. At balang araw, marami pang darating na tulong. Kasi kung ganitong pag-attitude ang ipapakita natin, maaaring dumating yung panahon na ang mga taong nais na mag-abot ng tulong, susuko din sa inyo. Susukuan po kayo. Ako mga kaibigan, napareaction lang ako kasi napansin at nabanggit niya ang pangalang Dewey the Great na kumikita ng milyon. Kababayan ko, nakita ko ang gawa ng isang Dewey the Great. Nakita ko ang pagsusumikap ng Dewey the Great na maabot ang mga kababayan natin nasa laylayan ng lipunan para tumulong. Mula sa aral na nakuha niya sa isang Val Santos ng Caligap na kanyang isinabuhay, and that is the reason why nasa Samar na siya ngayon nag-iikot para tulungan naman ang ating mga kababayan. Pasalamat po tayo, Tate Roberto, kahit papano naabot tayo ng kanilang biyaya. At anuman yung tulong na nakukuha natin mula sa kanila ay ipagpasalamat natin, maliit man o malaki. Mga kaibigan, comment down below. Pasensya na po kayo sa medyo pagpapaliwanag ko kasi ako po ngayon ay talagang sobra po ang aking hinanakit, ano po, dahil puro mga kababayan ko ang tumulong sa kanila. Kababayan ko si Dewey the Great, kababayan ko si Miss Tessa Briones. Ang nakita ko lang, napakagandang attitude ni Ma'am Tessa kasi hindi siya nagpa-distract, hindi na sera yung kanyang focus doon sa attitude na ginagawa ng tatay. Habang kunwari, hindi ko alam kung ano yun, drama-drama o ano talaga, no? Pero kayo po mga kaibigan, sa inyo pong nakita, ano po ang inyong sentimento. Ilalagay ko po ang link ng video nito para makita nyo po yung full video. Oo, kung ano po, at kayo na rin po ang magbigay ng inyong reaksyon. Kayo na po ang humusga kung ano po ang masasabi ninyo sa video nito. Oh, pero wag ka magsasabi na ang mga vloggers kumikita sa inyo. Huwag kayo magsalita ng ganyan. Kasi may mga taong may puso din na nagbibigay kahit sa sarili nila. Tama. Ako nagbibigay ako sa sarili ko. Hindi ako nagbibigay dahil may kita ako. Pero sa akin, ma'am, wala kayong masabi. So, pinaliwanag ni Ma'am Tisa. Sabi naman nung ano, sabi nung nanay, ma'am, sa akin wala kayong masabi. Okay mga kaibigan. Grabe, no? Hanggang dito na lang po muna tayo. Masakit man sa ating kaluuban. Well, si Ma'am Tessa, saludo ako sa kanya. Dahil kahit papano, tinutuloy-tuloy niya ang pagtulong para sa mga batang ito. At masaya tayo kasi nasa nabalitaan natin na yung dalawang bata ang nakabalik na sa school, which is, yun naman yung goal ni Ma'am Tessa na makabalik sila sa school. At nag-aaral na daw ngayon, sabi nga, sa kwento. At ngayon, nandyan na, buo na yung kanyang pamilya, nandyan na si nanay. At at least kahit papano, narenovit na yung bahay nila. Doon pa lang, dapat na ipagpasalamat ni tatay ang mga biyayang natanggap ito. Tandaan ho natin mga kaibigan, ang taong hindi marunong magpasalamat ng biyayang natatanggap ay pinagkakaitan po ng pagpapala. Ako po muli si Taong Galam mga kaibigan, Miguel, shoutout po sa lahat. And of course, shoutout po kay Ma'am Tessa Briones. Saludo ako sa panibagong update na ito. Maraming salamat sa patuloy na pag-aalaga mo at pagsusumikap na matulungan itong pamilyang ito. And of course, Sir Dewey the Great ng Kalingap. Sir, I'm sure mapapareha ka dito. Mapapareha ka dito sa maririnig mo kay Tatay Roberto. And of course, mga kaibigan, sa ating Team Kulit Family. Hanggang sa muli po mga kaibigan, Taong Galak. At sana po ay patuloy ninyo pong suportahan ang ating mga reaction video. And of course, meron din po tayong page. Taong Gala din po, nandun naman po ang ating mga charity mission. Hanggang sa muli po mga kaibigan, mabuhay po tayo. And please do connect sa mga bago para updated kayo sa sunod nating reaction video. Bye-bye, pansamantala.